ito naman pong pigiri po ninyo, ilan po yung alaga ninyong baboy po dito? Ito, itong pigiri namin is dati na gamit ko ito sa mga may lahi na baboy, kaya lang kinaman nga ng ESF. Opo. So mayroong dalawa na may lahi at saka isa na native. So dito kami nag-i-start. May mga anak din, yung mga may native din ako dyan na may git 10 yan na babae. At yan yung ginagawa ko ngayon na breeder para mapadami yung mga baboy ko. Oo nga, ang daming baboy ni sir. Sa mga native naman po, naka-free range lang din sila. So kumakain din po sila ng mga dahon, di ba sir? Yes, yes ma'am. Mga napier minsan, may yes. Mga kangkong kang pinapakain. Oo. Pero pag wala, medyo busy yung mga tao namin na kumuha ng mga damo, pigs naman yung pinapakain namin. Future plan po namin na ayusin itong roofing ng building at iayos ko to for future use na gawing commercial piggery talaga. Oh, commercial. Oh, so yung mga ano mo po, yung mga sa native, i-free range mo na lang po sila. Kumbaga yes, sa labas na lang po sila. Ililipat ko sila ng lugar kasi nga ayoko na ihalo sa mga may lahi. Magkaroon ako ng problema sa mga sakit. Oh. Gusto po ninyong bumili ng baboy dito, sir, kay sir na panglechon. Ayan, kontakin nyo lang po siya. Kasi magkano po yung panglechon na ano? Panglechon po namin nagre-range siya ng 6 to 7,000. Oh, 6 to 7,000 pesos po yan ang isa. So mga ilang kilo po yun, sir? Alam nyo naman yung native, kahit matanda na yan, ilang kilo lang yung mga 8 hanggang 10 kilo lang yan. Yun, maliliit naman. Halos ganun yung mga sizes po size nila. Sir, paano mo na-acquire yung lupain mo dito sa asyenda mo? Hindi naman asyenda. Actually, nasabi lang sa akin to ng kamag-anak namin na merong binebenta sa lugar na ito, mababa yung presyo at maganda yung lupa. So, tinignan ko yung site at nagustuhan ko naman. So, kinausap ko yung may-ari kung kasi during that time, hindi pa naman ganon yung hawak ko na pera para may bayad one time. Sabi ko, kung papayag siya na babayaran ko 3 beses, so pumayag naman. At yun nga, na-acquire ko itong unang-una itong bandang sa likod, 4.4 hectares. And then later on, yung mga katabi, binenta na rin sa akin. Siguro sa mga viewers natin na as long na meron kang desire na magkaroon ng ganitong farm and at the same time willing ka na mag hands-on. Kahit mainit, kailangan pumunta ka. Umuulan, kailangan pumunta ka. Tignan mo. Kasi kung hindi mo gagawin yan, and then walang mangyayari sa'yo. Walang mangyayari sa farm mo. Iba pa rin kasi yung may-ari kung ikaw mismo po yung hawak, di ba? Totoo yun, ma'am. So, ganun yun dapat. Hindi dapat pinapaawayan mo lang sa kasama mo. Kailangan mo din na sinusupervise mo. And then once na mag-start ka ng ganito, alam mo kung paano patakbuhin. Kahit wala ka doon, alam mo kung ano yung nangyayari. Sabi nga niya from ano rags to riches So si sir ano na rich na si sir. Yayaman nito si sir. Sa amin, yun nga, nag-start din ako kasi hindi rin kami mayaman. Actually, nung mga bata kami, talagang mahirap yung buhay. So, yung pag-aral ko, nakatulong yung, kasi mahilig talaga ako sa animal farming. Okay. At palagi akong may mga alaga ako, kalapate, kambing, baka, at mga paisa-isa lang. And tuwang-tuwa ako kung after a year, after 2 years, makakabenta ako ng baka, tuwang-tuwa ako. At iniipong ko yun, nagpaplano naman na bibili ulit ng baka o bibili ng kambing, tapos aalagaan ulit. Until such time na nag-high school ako at nag-kolehyo, at doon na-sustain yung iba na gastusin ko sa pag-aaral. At yun nga, nag-graduate ako sa TAU way back 1997. At graduate ako ng animal science. Nag-try ako na mag-work din sa mga animal feeds company. Marami ding experience sa sales. Pero hindi doon kumbaga limited lang yung progression ko doon. Na-establish kami na maliit na business at doon ako nakapag-start na karon ng funding para pambili ng lupa. And at the same time,
nakapundar na rin ako ng mga alagang mga hayop. At, kaya ang daming hayop doon. Dito ni sir. Maraming kahayupan. Maraming kahayupan dito. May ostrich siya dyan, may kalapate, may Rhode Island, may native na baboy, meron siyang white pig. So lahat na po ng kahayupan nandito na po sa farm ni sir. May tupa siya, kabayo, paitluging manok, ano pa ba, peacock. Ayan, so lahat-lahat na. Turkey. Oh, yun, may sumasagot doon. Pabo, ganun. Ang dami. Pati mga tanim ni sir, madami rin po siya dito. Biniro nga ako ng misis ko, sabi niya, parang balak mo yata magtayo ng Noah's Ark. Sabi ko nga. Oo nga, magtatayo ako, sabi ko. Noah's Ark. Niloloko lang niya ako. So, siyempre, turo nga rin ng misis ko. Kasi yung misis ko is a pediatrician siya. And then yung profession niya, maganda naman yung profession niya. So natutulungan niya din ako. Nagtulungan kami na ma-establish itong farm na to. Mabili namin yung karagdagan itong lupa na ito. Ayun. So nung pandemic, sir, di ba, hindi kayo nagutom kasi ang dami yung pagkain dito eh. Oo, yun yung sabi ng misis ko. Kasi during the time, bawal lumabas, bawal mamalengke. Oh, kung mamaling ka, limited lang. So sabi ko, don't worry kasi sa farm natin, kahit isang taon tayo na tumira doon, mapapakain tayo. Kahit gulay lang, buhay na tayo doon. Kung gusto mo din magkarne, de, marami ka din makakatay doon, sabi ko. Kahit tawagin pa natin yung tatlong kapitbahay natin na kasama doon, de, mabubuhay pa rin tayo. Ayun sa tupa, sir, bakit yung yun ang napili mong alagaan? Yung tupa naman, nakita ko kasi bata pa ako, nag-alaga na ako ng kambing. Nakita ko yung difference ng tupa at saka yung kambing. Sa resistensya nila, mas malakas yung tupa. Kahit tumulan yan, ilalabas mo, kakain ng damo, hindi siya magtatay. Samantalang yung kambing, pag nagtay na yan, dire-diretso na yan, mamaya patay na. So yung resistensya ng tupa compare sa kambing sa mas malakas. At hindi sila masyadong maselan when it comes to management. Kasi sa akin, pre-rinse lang sila. Kung may konting feeds, napapakain ko ng feeds. At nakita ko na maganda yung kanila. Maganda yung in terms of production, maganda yung panganganak nila. Bihira yung mortality. Opo. Sa marketing naman po, hindi naman kayo nahihirapan magbenta ng tupa? Sa market, hindi naman ako nahihirapan. Kasi dito sa lugar natin, hindi ganun karami yung nag-alaga ng tupa. And yung demand ng tupa dito is talagang kulang na kulang. Opo. Meron akong kaibigan na sinabihan ako na kung kaya kong mag-supply sa kanya ng 15 na tupa every other week. Pero hindi ko in-accept yung offer niya kasi hindi ko pa kaya. Hindi pa kaya. Ang kwang ko ngayon, isa nagpapadami ako.